masasabi mo sa mga kapatid nating LGBTQ na out and proud sa kanilang relationship? About time and congrats. Diba? Tama, yes. Diba? Okay. Sabi nga lang ating mga trio tagapahay na nasabi na nila minsan, sila ay mga human beings. Kaya naman, ang pagrelasyon nila ay tanggapin natin dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang mga choices sa buhay. Tama. Ikaw, Mama Carla, ano naman masasabi mo? Ako naman, bottom line dyan is, love is love. Oo. Wala na tayong tanungan. Basta, saan ka masaya? Diba? Kitala po. Ano ang problema, Chubby? Ano nangyayari? Kasi ano po eh, umuwi na lang pa ako kano, igabi na. Tapos siya po busy. Ano siya, inom lang siya ng inom, ganun, barkada. Tapos may, siyempre, mga chismosa. Hindi mo rin pa may iwasan. Yung uwi ka, ganun, ganyan. Nasabihin sa'yo na, ay, yung jowa mo, may nakita ko ng ilang ibang babae yan. So, Aling Zenaida, anong nalalaman niyo tungkol sa pakikitungo ni Chubby sa anak ninyong si Tala, bukod sa pagiging bongangera? Selos po na selos. Selos ng selos ng walang pakararakan. Totoo ba to, Chubby? Hindi po. Saan ako pupunta? Ako pinapagalitan niya. Nakakala niya kung sentidosa ako. Nakakala niya, mabigyan lang ako ng babae. Okay na sa akin na pinapaksamahan ko raw yung babae, mas ano ko raw yun, samantalang dapat daw siya daw ang kampihan ko dahil siya ang kinakasama ng anak ko. Pinapakisamahan mo yung babae? Ba't na nakilala niyo na po ba yung babae? Nakilala po siya ng anak ko, nakaklase raw po niya yun. Opo, nakita ko po siya sa ano, sa park, naglalakad na po ako pa-uwi. Nakita ko siya na may kasamang babae. Pero tinitigan ko pa siyang mabuti kung siya nga talaga. Pero siya po talaga ang nakita. Nakilala mo na si Tala talaga yon. Opo, si Tala. Pero hindi ko pa kilala yung babae. Anong naramdaman mo bilang ina? Masakit po, siyempre. Kasi sa totoo lang po, ayoko yung maging jowa ng anak ko, yung tomboy. Wala lang po magagawa kasi mahal po niya eh. Ngayon, nang umiiyak si Chubby sa'yo, anong sinabi mong eksakto sa anak mo? Sabi ko sa kanya po, kung ganyan lang niloloko ka ng jowa mo, iwanan mo hindi na lang. Hindi po, magdala naman po ako. Pero hindi pa rin po dahilan yun. Kasi panloloko po yun. Pero grabe na po kasi siya. Ano ang dahilan? Gusto niya po kasi, parang gusto niya, parang gawin niya akong hayop na doon sa bahay. Ang isa sa dahilan na ikaw ay umayaw na, pero hindi pa malinaw kay Chubby na ayaw mo na. Sasabihin ko rin po sana. Dahilan. Ano Chubby, masasabi mo sa dahilan ni Tala na parang nasakal siya at hindi siya makakilos na ng normal dahil sa kakaduda mo? Hindi naman po totoo na sinasakal ko siya kasi busy ako sa work, paano ko po siya masasakalin? Ang tingin mo ba tama yon na tumingin ka kaagad nang hindi pa kayo nag-uusap? Hindi po. Kasi mahal na mahal ko din naman po siya.